Broadcasting Company. Giving you more music and best variety. This is 106.3 Radionati. Your friendly radio station, Radionati. Sumaya, kiligin, matakot, malungkot. Sa mga istoryang magpapakinggan sa puso ng bawat Pilipino. Dito sa Dear God. Dear God, isang magandang tanghali po sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa. Ako po si Tiffany, 30 years old, ang pagentera at raketerang transgender ng Kalamba. Ako ay naniniwala sa kasabihang ang love ay walang pinipiling kasarian. Mapasino man yan o kahit ano pa yan, kapag mahal mo, ipaglalaban mo. Kahit pa nga ang peg nyo ay two against the world, lahat kakayanin sa ngalan ng pag-ibig. Kaya naman, minabuti kong sumulat sa inyo upang ibahagi ang aking roller coaster na experience simula nang makilala ko si Lilith, isang lesbian na nagpadama sa akin ng isang pagmamahal na di ko sukat akalain na hahantong sa road to forever. Hoy besh! Oras di pinintensya ba ngayon? At ganyan ang mukha mo? Ayusin mo nga yung sarili mo? Sayang ang ganda natin kung bubusangot ka lang dyan. Besh, paano ba naman? Pangatlong sali ko na to sa Anilag. Talo na naman. Lagi na lang eh. Ganyan talaga ang contest. May mga araw naman nanalo tayo. Meron din namang hindi. Tiyaga lang talaga, Besh. Basta laban lang. Eh, paano ba naman kasi, Besh? Alam mo naman kung ano yung dream stage ko. Yung manalo sa Anilag, pero wala. Besh, hindi ikaw yan. Hindi ganyan Tiffany na kilala ko. Si Tiffany kasi, Beshi ko, always ang lalabarn. Teka lang, Besh. I-confirm ko lang. Ouch! Aray ko, bakla ka. Okay ka. Bakit wala ako kinurot? Ang sakit, ha? Baka kasi may kung sino sumapi sa'yo, kaya kinurot kita. Para makalabas na yung negative vibes at bumalik na yung maldita with the heart kong friend. Buti naman at ikaw pa rin yan. Papatawag na sana akong albularyo para hampasin niyang katawang lupa mo, eh. Besh naman. Pero thank you, ha. Lagi ka nandyan para sa akin. Sa mga bawat laban ko, nandyan ka. Paano na lang kung wala ka? Wala na mag-remind sa akin at wala na mag-share up sa akin kung gaano ako kaganda. Big deal, ma'am. Siya, tama na nga. Baka mamaya makuha na tayo artista sa drama. Tigil na natin to. Puntahan to muna yung iba nating sisters para mga musta. Kapag kami kailangan ka pa, tawagan mo lang ako. Alam mo na kung saan ako pupuntahan. Oo, Bes. Alam mo naman na ikaw ang superhero ng mga diyosang tulad ko. Sige, puntahan mo na muna sila doon. Makipaggalgalan ka na muna. Mag-Facebook lang ako. Bahala ka na. Basta wag lang suicide note ang idadrama mo sa FB, ha? Kundi lagot ka sa akin, bakla ka. Kakalbuhin talaga kita. Sinasabi ko sa'yo. Aba, wala akong balak na gawin yun, no? Tsaka mahal ko pa buhay ko para magpakamatay. Tsaka hindi ko pa nakikita yung forever ko, no? Buti naman, Besh. Sige na, may iwan muna kita dyan. Babush. Ay, si Besh talaga. Makapag-online nga muna. Kahit pa paano makapag-relax. Oh. Sino to? Nag-friend request sa akin. Wait. Lately? Lilip? Kilala ko to, ha. Ito yung candidate dun sa Anilag ng mga lesbian. Tignan ko nga yung profile niya kung ito nga yun. Grabe, ang pogi talaga. I-accept ko to. Aba, may chat pa. Natignan nga. Ay, yung mga pictures ko during pageant. Daming sinenda. Magkakita pa kaya kami nito. Well, sana. Sana. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Sa last day ng Anilag, magkikita pa ulit tayo. Nakagaling ko lang kasi sa screening ng Universal Gender Pagsanghan. Destiny na ba to? Nakapin mo naman ako na miss kita eh.
Namiss din kita, Tiffany. Hindi nga din ako mapaniwala eh. Nandito pala ulit tayo magkikita. Kaya nga, baka sa'yo na to. Patingin ako ng kamay mo. Bakit? Anong gagawin mo? Wala lang. Holding hands lang, choosy ka pa. Tiffany to, no? Pero namiss kita. Dear God, pagkatapos na ng screening na yon, nagdire-diretso na ang relasyon namin ni Lynette. Sumama na siya sa akin sa bahay at doon, nalaman ko rin na ang aming relasyon ay tulad ng aming kasarian. Medyo komplikado. Hindi lang dahil sa sobrang bilis na mga pangyayari sa aming dalawa, kundi pati na rin sa kanyang mga unfinished business sa kanyang mga ka-fling. Inamin niya naman sa akin, dear God, kaya lang, ewan ko ba, parang may kung anong kirot ang nadama ng aking puso dahil siguro napamahal na siya sa akin ng sobra at gusto ko na ako lang ang maging babae sa kanyang buhay. Kaya naman, ginawa ko ang lahat, subalit para sa kanya, ito'y hindi pa rin sapat. Tiffany, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Sobrang bilis kasi ng pangyayari eh. Hindi ko in-expect na magiging tayo agad. Meron kasi akong coupling bago ka dumating sa buhay ko. So, ano gusto mong mangyari ngayon? Tapusin natin tong eksena natin. Hindi ako papayag, no? Na marami kaming eksena sa buhay mo. Eh, sa ano nga gagawin ko? Bago ka nga dumating sa buhay ko, meron na nga akong ibang karelasyon. Kaya hindi ko alam kung ano nararamdaman ko para sa'yo. Sapat na para sa pagmamahal mo sa akin. Ang bilis kasi ng lahat, ang bilis natin. So, anong gusto mong mangyari? Sabihin mo kaya sa akin, nai-stress ako sa setup na ganito. Kasi for 7 months, wala akong jowa, wala akong maayos sa karelasyon. Para akong butterfly na walang ibang ginawa kundi magpalipat-lipat kung kani-kaninong bulaklak. At ngayon, nasabi ko na sa sarili ko na ito na yung time. Ikaw na yung para sa akin. Tapos ganito, akala ko ikaw na yung matagal na pinagdarasal ko. Akala ko ikaw yung makakasama ko habang buhay. Kasi ako alam ko sa sarili ko na ikaw ang para sa akin. Bakit ganito? Bakit labis-labis ako nasasaktan sa relasyon na to? Ang hirap lang kasi, tinubukan ko naman mag-work tong relasyon natin pero bakit parang hindi tayo magtagpo sa gitna? Unawaan mo naman ako, Tiffany. Tulad mo, nahirapan din ako. Nahirapan din ako sa sitwasyon kong ito. Lagi kitang inuunawa ah. Iniintindi pero kasi minsan nakakapagod na rin. Nahirapan na rin. Besh, oh, nandiyan si Lilith sa akin. Tinatanong kung saan ka daw natulog. Oy, concern naman pala. Bes, di ba ayaw niya sa akin? Ano pa niya ako hinahanap? Ano ba naman yun, Bes? Nakakabwisit? Pero nga ako pagdating sa mga naging karelasyon ko noon. Pero bakit ngayon? Ilang araw pa lang kami. Ito ako. May stress, umiiyak. Nakakabwisit talaga. Yung mga nakarelasyon kong lalaki nung araw, kapag sinabi nilang ayaw nila sa akin, aba ayaw ko din, maganda ako eh. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon ito ako? Stress na stress, lugmok na lugmok sa isang relasyon na hindi ko alam kung wala, kung anong kasiguraduhan. Ang hirap lang talaga, bes. Pero lagi kong pinagdarasal na kahit sino ang ibigay sa akin, tatanggapin ko. Mamahalin ko at hindi ko sasaktan. Pero bakit ngayon, sobra akong nasasaktan? Maging mabuti naman akong tao, di ba, bes? Bakit ganun? Bakit? Tama na yan. Ano mang problema ay may solusyon. Maayos din ang lahat. Dasal lang lagi. Tahan na, bes. Sa ilang buwang relationship namin ni Lynette, dear God, hindi ko maiwasang hindi ma-stress dahil minsan umuwi siya sa akin, minsan naman uuwi siya sa girl niya. Noong mga panhong yun, hindi ko na alam ang gagawin ko.
pa na ako pero wala akong magawa dahil tinamaan na ni Cupido ang puso ko. Kaya tiniis ko ang lahat ng sakit. Lumipas ang ilang buwan, sinabihan kami ng kanyang ama na planuhin na ang pagpapakasal dahil nasa tamang edad naman kami ni Lilet at doon na rin naman hahantong ang lahat. Labis ang galak sa puso ko nung marinig ko yun. Hindi ko sukat akalain na ang pagpupursiging yun ay magbubunga ng maganda. Subalit, ang hindi ko alam, ang road to forever palang aking inaasam ay dadaan muna sa baku-bakong daan. Ate Pani, alis muna ako ah. May pupuntaan lang kami ng mga barkada ko. Saan kayo pupunta? Mukhang napapadalas yata yung pag-alis nyo ah. Sa'yo naman kasama mo? Yung dati pa rin. As usual, mag-happy-happy lang. Uwi din ako agad pagkata natapos. Diyos ko, love. Sanay na ako. Sanay na ako sa mga ganyan-ganyan mo. Sure ako, madaling araw na naman yung uwi mo. Alam mo naman, nag-aalala ako pag lagi kang wala, pag lagi kang late umuwi. Tapos uwi ka, lasing ka pa. Kailangan mong bantayan yung kalusugan mo lalo't napakahirap ngayon magkasakit, no? Moderate naman ang pag-inom ko, kaya okay lang. Antayin ko lang kaibigan ko ah. Kusunduin daw kasi ako eh. Ano ko kaya kung magperitmi ka muna sa bahay? Tulungan mo muna ako. Hindi yung walwal na naman yung iniisip mo. Eh nakapangako na nga ako sa sama ko. Makakayanin mo kung bigla ako mag-back out. Ano na yung sasabihin sa akin ng mga tropa ko? O anong oras ka daw ba susunduin? Umuwi ka agad ha. Mahirap na panahon ngayon. Sinasabi ko sa'yo. Oo, makikisuyo nga. Patignan sa labas. Baka nandiyan na yung sasakyan na susundo sa akin. Mag-ayos lang ako. Taglit lang, love. Titignan ko. Ah, nandiyan na yata. Tatapat natin yung sasakyan. Bilisan mo na. Oo, sige. Okay na ba porma ko? Oo. Ang gwapo mo. Ang gwapo mo sa porma mong yan. Umuwi ka agad ha. Ka masyado mag-inom. Oo, alam ko. Ilang beses mo ba namang sinasabi, di ko pa matandaan. Na nga pala, andito si Jackie. Hi, Lilet! Hi, Besh! Hi, Besh! Tuloy ka. Rest na ako, ah. Bye! Bye, love! Besh, pasok ka. Halika rito, kwentuhan muna tayo. Aba, saan pupunta yung si Lilet? Ayun. As usual, magwawalwal na naman kasama ang tropa. Umupo ka muna rito. Pagtitimpla kita ng juice. Anong sadya ng kaibigan ko? Ah, thank you sa juice. Besh, huwag ka magagalit sa akin ha. Ito lang naman ay narinig ko sa ating mga kabaklaan dyan. Kasi... Ano yun, Besh? Pinapakabuo naman ako. Parang pageant lang ha. Waiting ko sino yung di-declare niya winner. Sabihin mo na yung pangalan ko para ako na yung panalo. Nako, Besh. Ikaw ang hot topic. Kaya sa'yo ngayon ng corona. Eh kasi, usap-usapan dyan, mamimili ka rin ng pakakasalan mo. Kasi mas inuuna pa niya ang sarili niya kaysa sa'yo. Totoo naman, Besh. Pero kasi ako to, buhay ko to, at decision ko to. Kahit ganyan yan, mahal ko yan eh. Paglalaban ko yan. Kahit pa nga dumating sa punto na gusto ko nang gumave up sa kanya. Kasi nga inuuna yung pleasure, barkada kaysa sa akin, kaysa sa relasyon namin. Hindi ko pa rin magawa kasi nga mahal ko talaga, Besh. Okay lang sa'yo yun, Besh. Kahit ganun yung ginagawa niya, na mas inuuna niya pa yung barkada kaysa tulungan ka? Siyempre hindi. Hindi naman ako impokrita, ano, nasasaktan din naman ako. Pero wala akong magagawa eh. Mahal ko yung tao. Kahit na madalas niya akong iwan, hindi ko siya inaadlangan sa mga gusto niya. Okay lang sa akin, enjoy niya yung mga moment na kasama yung mga kaibigan niya. Basta, pagkatapos niya, uuwi siya sa akin. Ay. O, Besh, ba't ka naman nagbubuntang hininga dyan? Wala lang, napaisip lang ako. Ang sakit pala, Besh, no? Nang ano? Ganun ba talaga yun, Besh? Ako kahit siraan siya sa akin ng ibang tao, pinagtatanggol ko siya. Pinaglalaban ko pagmamahala namin. Kahit pa nga sabihin nila na
Hindi na ako nakakapag-ayos ng katawan eh. Mula na naging jowa ko yan. Okay lang. Wala sa akin yon. Pero ang hindi ko lang maintindihan ay yung taong ina-expect ko na ma-appreciate ang lahat ng sacrifice at effort ko ay hindi ko man lang maramdaman. Mas inuuna niya pa yung sarili niya at kaibigan niya kaysa sa akin. Ang bigat lang sa loob. Hindi ko maiwasan magtampo, bes. Kaya nga siguro hindi maiwasan na isumbat ng ibang tao sa kanya mga ginagawa niya. Kasi yun ang madalas na nakikita ng mga tao. Hindi mo rin kasi, besh, masisisi yung mga tao. Pero sabi ko naman sa kanya, besh, kahit gaano pa kasakit, kahit gaano pa kasama yan, kahit gaano pa kamali yan, wala akong pakialam kasi ako ang magdadala. Tayo ang magdadala nun, hindi sila. Gusto ko lang naman na ipagtanggol niya ako kasi partner niya ako eh. Kaya nga, besh, nilalawakan ko na lang yung pag-uunawa ko. Sabi nga, di ba, kung sinong nakakaintindi, nakakaunawa, ay yung pinagpapala. Tama yan, besh. Ito namang sinasabi ko sa'yo. Para at least aware ka na may ganung usapan. Ayoko na sa iba pa, makakarating yung mga panghusga ng tao sa relasyon nyo. Kaya binanggit ko sa'yo, alam ko naman matapang ka. Mas marami pa kayong pagdadaanan kapag kinasal na kayo. Itong mangyayari ngayon ay part lang ng trials na kinakaharap nyo sa inyong pagsasama. Kaya lagi mong tatatagan ng inyong loob. Kung sakaling nagkukulang ang isa ng pagmamahal, punuan na isa para tumagal ng inyong pagsasama. Salamat, bes. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng advice. Sa pagsabi sa akin ng mga katotohanan. Ikaw pa ba? Sige na, aalis na ako. Salamat sa pag-use mo, ha? Tat na lang kapag may iba ng ganap. Babalitaan kita kapag meron na tayong pageant na sasalihan. Bye, besh! Okay, besh. Bye! Dala na siguro ng edad ni Lilith, mas naging prioridad niya ang kanyang sarili at barkada. Imbes na ang relasyon namin, malimit siyang lumabas upang makipag-banding sa kanyang mga tropa at dumadating na sa puntong nakakalimot na siya na may isang Tiffany na laging naghihintay sa kanya. Sinubukan ko siyang intindihin, dear God, dahil alam ko na darating din ang panahon na marirealize niya na mas importante ang kami at hindi ang sila. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay ko, ang magbago siya. Pero ang pagbabago pa lang yun ay may kaakibat na panibagong problemang kakaharapin namin. Ay, salamat. Papacheck up na tayo ah, kasi ilang araw na yung ubo mo. Saka tuwing gabi ka lang nilalagnat. Mas maganda makapagpa-x-ray ka na. Baka mamaya lumala pa yan. Okay, matutulog muna ako. Ayon sa findings, meron kang tuberculosis. Siguro, dahil ito yung mga sinasabi ko sa'yo, tigilan mo ang pag-iinom mo at paninigarilyo mo. Kaya siguro na-trigger yan sakit mo. Kaya advice ng doktor na iwasan mo muna ang pag-iinom ng alak at itigil mo na yung sigarilyo. Bali 6 months ang gamutan nan para maklear yung baga mo. Sana naman sa 6 months na yun, eh, makinig ka naman sa mga sinasabi ko sa'yo. Na walang magandang maidudulot yung bisyo mo. Medyo okay-okay naman na nga ako. Saka moderate na lang naman iniinom ko. Peche, undulin lang natin yung doktor. Mas maigi yung nag-iingat. Okay lang ba? Kahit konting shot lang. Tapos tigil na ako. Nararamdaman ko naman pa kapag ka di ko na kaya eh. Please. Antikas din naman kasi ng mukha mo eh, no? Sinabi ngang hindi na pwede. Hindi pwede. At saka nasan yung mga kaibigan mo? Yung mga kasama mo sa pagbibisyo mo? Nagihirap ka ngayon? Andyan ba sila para tulungan ka? Para pagamot ka? Kung papakalaman mo ako sa gusto ko, mas maigi pang maghiwalay na lang tayo. Aba, hindi ka lang nasunod, hiwalay agad. Hindi ka lang nasunod. Gusto mo, hiwalay agad.
Aba, wala ka na bang ibang inisip kundi ang kapakanan mo? Makinig ka naman sa akin, no? Buhay ko to. Ako ang magdidesisyon nito. Bahala ka nga. Alis na nga muna ako. Para matanggal yung stress ko. Balik na nga ako sa pwesto ko. Love, halika na. Uwi na tayo. Oh, Love, ano nangyari sa'yo? Kamusta yung pakaramdam mo? Medyo okay na naman na ako. Ayan, love. Yung nangyari sa'yo nito, sana maging aral yan sa'yo. Huwag mong aabusuhin yung kalusugan mo. Ang tigas-tigas kasi ng mukha mo. Masusunod na magkakasakit ka. Older mo na, ha? Napapagod na rin kasi ako, eh. Oo, hindi kita ma-ise. Kung iniisip mo na makikipaghiwalay ka sa akin, alam ko naman na hinahanap mo ang sarili mo eh. Siguro isa ako sa nagpakomplikado ng buhay mo. Kaya siguro, tama na. Tigil na natin to. Pero binigay ko ang lahat. Pero di pa rin pala yun sapat. Ano pa ba yung kulang sa akin? Walang kulang sa'yo. Ako ang may problema. Hindi ko nakita ang iyong halaga. Dahil naging kampante ako sa pagmamahal na binibigay mo. Alam mong tao lang din ako. Napapagod, nahihirapan. Kaya siguro, kung di talaga tayo mag-work, pari ka na umalis. Di na kita pipigilan. Kasi kung tayo talaga ang para sa isa't isa, tayo pa rin hanggang dulo. Pero kung hindi na, okay na ako. Diyos na lang ang kakapitan ko. Alam kong di niya ako pababayaan. Kaya ngayon, love, malaya ka na. Malaya na tayo sa isa't isa. Mahal kita, love. Alam mo yan. Pasensya na sa kakulangan ko, promise. Babawi ako. Babaguhin ko ang aking sarili para maging karapat-dapat sa pagmamahal mo. Ikaw lang sapat na sa akin. Kaya sana mabigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Na ipadama sa iyo ang aking pagmamahal. Lavanda naman kitang tanggapin ng buong puso, alam mo yan. Kaya kahit ano pang problema ang dumating, basta kasama kita, alam ko malalagpasan natin ang lahat. Oo, love. Basta magkasama tayo. Magsimula tayo ulit, love. At sana this time, sabay na tayo mag-invest ng pagmamahal para sa isa't isa. Oo, love. Gagawin natin yan. Gagawin natin yan ng magkasama. Siyempre, hindi dapat mawala sagad sa atin. Magsimula tayong muli kasama ang Diyos. At sigurado ako, hindi tayo mabibigo kung sa Kanya tayo kakapit. Oo, love. Sige. O siya, magbihis ka na. At magsisimba tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos para sa panibagong pagkakataon na binigay sa ating dalawa. Sige na. Dear God, sa hinabahaba man ng aming pinagdaanan, sa wakas, sa kasal din ng aming naging huling usapan, sa ngayon, naghahanda ako at ang aking partner na si Lynette sa aming nalalapit na kasal na gaganapin sa lungsod ng Kalamba. Marami mang pinagdaanan, sa huli, pag-ibig pa rin ang nagwagi. Sana ang kwento namin ito ay mag-iwan ng positibong pananaw sa lahat ng mga taong dumaranas ng iba't ibang hamon ng buhay, nagmahal man, nasaktan, at patuloy na nagmamahal. Para sa inyo ang kwento ito. Ang kwento ng walang pinipiling kasarian. Hanggang dito na lamang po ang aking liham Video editor, Shelby Cortez, graphic designer. Sa direksyon at panulat ni Jessica Makasinag. At yan nga ang storya ni Stephanie, isang transgender na umibig sa kapwa niya transgender.
na si Lilet. Mga kalambenya at mga kalambenyo dito sa Dear God, matutunghayan natin ang iba't ibang kwento na hango sa totoong buhay dito sa ating lipunan, partikular dito sa lungsod ng Kalamba. Ito ang programang magmumulat sa ating mga kaisipan at maging daan para tumulong tayong maipalaganap ang advokasya na may kinalaman sa ating mga kapatid sa LGBTQ community. Sa umagang ito, isang uri na naman po ng storya ang ating napakinggan at ating pag-aaralan at isang storyang nangyari sa totoong buhay dito sa lungsod ng Kalamba. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga taga-subaybay ng Dear God kahit holiday ngayon dahil sa pagdiriwang ng kapistahan ng pagtatapos ng Ramadan ng mga kapatid nating Muslim. And nandito kami live pa rin dito sa radyo natin at ang ating radyo. Ang Dear God dito sa radyo natin Kalamba. So bago tayo po magsimula mga tagapakinig ko po dito sa Dear God, babatiin ko lang po yung ating mga masugid na taga-subaybay ng Dear God. Sa tanghaling ito, ako po ay wala po yung aking partner, si Ma'am Nancy. Hello Ma'am Nancy, I know you're listening. Nandun po siya sa bahay at nagpapahinga, naka-quarantine pa rin po siya. So looking forward Ma'am Nancy sa susunod nating mga episode, sana po makasama ka na namin. So, ito po yung ating mga suke. From Annalisa Tofacio Cosino, good afternoon po from Barangay Palo Alto. Thank you. And Maria Teresa Calabia, ang bait naman ni Tiffany at maunawain. Ayun ah. Totoo yan. Mamaya makikita nyo kasama natin si Tiffany live dito sa Dear God. Lenlen Lizardo, Malate listening from Barangay Maunong. Thank you, Lenlen. And Maan Desepida, good afternoon po sa lahat. Good afternoon din, Maan. At mga nag-heart, si Cora Diamante Pante Iglesia, si Jimmy. Hi, Jimmy. Nakikinig po si Jimmy. Isa siya sa gumanap po kanina. Si Lenlen Lizardo, si Joshua, si Maan, at si Maria Teresa Calabia. So, mga kasamahan ko dyan, tune in lang po tayo. At kung meron po kayong gustong itanong sa ating guest sa hapong ito, maaari lang po kayong mag-comment dito po sa ating live gender and development page. So, muli magandang tanghali sa mga bida ng storyang Tiffany. Ang totoong si Tiffany at si Lilet. Ayan po, good afternoon po sa inyo, ma'am. Good afternoon ma'am. Po sa inyo. At syempre po din sa mga nakikinig. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat and sana po na-touch po kayo din sa story namin. Ang ganda-ganda na ni Tiffany at ang gwapo talaga ni Lilet. Ayan, sa personal. Ayan, salamat po. So, pag-usapan muna natin si Tiffany. Kilalanin natin si Tiffany. Sabi Tiffany dito sa story mo, isang kampadyentera. Yes po, I am pageantera po ng Kalamba and I represent po sa lahat po ng national pageant ko and sa mga prestigious pageant po dito sa Pilipinas. Ayan po, nakikidalo po ako dyan at nakikisali po ako. Wow, so marami ka na title na nakuha, Tiffany. Yes po, marami na rin po. Like? Ayan po, I am a title holder po ng Santa Maria Laguna Marilag Festival 2019. Ayan. Ayan po. Then, isa po ako sa third princess of Universal Gender 2019. Ayan po. And sa mga naging Miss ano din po ako, Miss Q&A Daily Winner din po ako sa Showtime. Ah, talaga? And I Can See Your Voice, Tanong Nangyari, na-feature din po yung story namin. And sa Bawal and Judgmental po, sa Itbulaga, na-feature din po yung story namin sa lesbian and transgender couple stories po that time. 2019 din po siya. Ah, famous na pala itong dalawa na to. Si Tiffany, si Lilet. Ngayon pala nalaman, no? Apo. We are so lucky dito sa Dear God na nakasama po natin silang dalawa. Si Lilet naman. So, kalalani naman natin si Lilet. Nagpa-pageant. Sumasali ka rin sa mga pageant. Yes po. Simula ng high school po. Tapos, medyo isa mga school lang po, ganun. Tapos, nung college, hanggang sa, nung nag, ano po ako, first runner-up po ako nung college, doon na po ako tumapak sa
buong festival ng Laguna. Ah, okay. Na sinuportahan po ako ng buong Laguna University. Okay, Laguna University. Yes po. So, si Tiffany at saka si Lilith, batay sa storya nila, ay nagkakilala sa isa ring pageant sa Anilag. Yes po. Pareho kayong kontesera doon. Yes po. Ang title po ng pageant na yan is Laguna Gay Queen 2019 and Laguna Lesbian King 2019. Doon po kami nagkakilala ni Lilith. Ah, ano ulit yung mga Laguna Queen? Apo, Laguna Gay Queen. Laguna Gay Queen na kandidata ka. Yes po, 2019. Yes po, and Laguna Lesbian King 2019. Lesbian King, ayun. So talagang ang ganda ng title, no? Yes po. So Tiffany, sino ba yung unang na-attract sa inyong dalawa? To be honest po, ako po talaga, kasi I didn't expect na may ganun palang talagang tomboy na mukhang lalaki, cutie-cutie, ganyan. So, rumarampa siya na pinanonood mo or hindi naman? Nagkaroon lang? Dun, napansin ko po siya that time nung nag-shoot po kami ng video shoot para po dun sa trailer nung pageant namin. Yes po. Then, ang pinagawa ko po kasi number 15 po ako sa transgender category and number 1 naman po siya sa lesbian category. Then nag-aano po kami, nagkakasalubong po kami. Kapag mag-out ka, mag-i-in siya. Yes po. Oh, okay. Pag out po ako, mag-i-in siya. Mm-hmm. Then ang ano ko po sa kanya, ang pagpapansin ko po sa kanya parang sabihin ko sa kanya na pagkatapos mo, diretso ka sa akin, yakapin mo ko. Kung ganun sa kanya. Eh, hindi ko naman po alam na naliligaligan siya sa akin kasi po medyo loudy person po ako. Apo, kilala po ako na mga kaibigan ko na napakaligalag at napakakalog na kasama. Eh, hindi ko po alam na naiirita siya sa akin. Kaya, ayan. Then, Ginagawa naman niya na pag sinabi ko sa kanya na, "Oy, yakapin mo ako, diretso ka sa akin." Pagkatapos mong video shoot, diretso ka sa akin, yakapin mo ako, ha? Kasi sabi ko sa kanya, yung Pila Laguna, it's very, po sa akin yun, very, Memorable. Ayan po, marami po akong naging friends dyan, and dun, din po yung naging ex-boyfriend ko na matagal. Ah, ilang taon yun? Ilang taon yung ex-boyfriend? Yung ex-boyfriend ko po na is parang 2 years po kami. Ah. Yung ganun. Then sabi ko sa kanya na yung municipality nyo, sikat ako dyan, tapos parang ayun nga, sa akin, parang hindi ko makakalimutan na lugar sa Pila. Then, sa Pila Laguna. Opo, Pila. Pero yung boyfriend Laguna. Mo straight 'yon. Yes, straight po. Opo. Mm-hmm. So, panahong nagjojowa pa po ako ng lalaki noon. So, 'yun nung nagjojowa ka na, nung nagsumali ka ng pageant din, meron kang boyfriend na 2 years. Wala, nung pageant po na 'yon, 7 months na po akong single. Ah, okay, single ka na. So, pero inaano-ano mo to si hindi alam ni Lilith, crush mo siya. Oh, ayan. Okay. Ikaw naman, Lilith, ano namang nararamdaman mo nang papapansin sa iyo tong si Wala po. Lang po, naliligaligan lang po ako sa kanya. Tapos ayun po, sinasakyan ko lang po yung trip niya, ganun. Mm-hmm. Every day ba 'yun yung practice ninyo? Yes po, every day. Parang naging 3 days rehearsal. I know. 2 days photo shoot, huh? Then 3 days rehearsal. Mm. So 'yun, so, yun doon na buo yung friendship nyo nung umpisa. Nung araw lang po na 'yun kasi meron din po akong lesbian na sa akin na may bet po sa akin. Dinidate-date naman ako noon. Parang ganoon. Lesbian din. Opo, lesbian din. So, ibig sabihin, na-attract sa'yo yung mga lesbian. Opo. Siguro, ang ganda-ganda ng mo, no? Hindi ko po alam, ha? Kasi po, nung nagka-boyfriend po ako ng 2 years, meron po akong girlfriend din. Nagka-girlfriend din po ako. Babae po. Straight din. Straight girl po. So, ikaw, may kukonsider mo si LGBTQ, ikaw ay isang queer. Queer po, yes. Okay. Kasi na-attract ka sa lalaki, na-attract ka sa babae, na-attract ka rin sa trans na katulad mo. Apo. Ang galing naman eh. Apo. Pero sa, based on your experience, sino talaga yung mas pinaka na-attract ka talaga?
Nung nasa stage po ako ng hormones, yung nag-intake po ako, nag-enhance po, syempre, lalaki po. Ah, okay. Po. Pero, meron din po akong parang meron pong two sides na the time na minsan yung parang yung atensyon na binibigay sa akin yung mga na babae po. Babae. Na parang na... na-appreciate mo. Na-appreciate ko po, kaya ganun po. Na hindi ko, na ang iniisip ko na kahit ganito pa, kahit bakla ka pala, na kahit transgender ka, meron pa rin palang babae or may friend pa rin palang nagkakagusto. Ayan. Mm-mm. So, ikaw naman, Lilith. Yung ano, nakita mo na, bakit naman na pinicturan mo siya ng pinicturan during the pageant, tapos yun yung sinend mo sa kanya? Anong purpose mo naman nun? Ah, hindi po. Kasi po, may isang page po na hindi po nila alam na parang nakita ko po na nandun po lahat yung picture ng mga candidate. Mm-mm. So, sinend ko po sa kanya yung mga picture na yon. Actually, hindi lang naman po siya, yung iba din. Ah, oo. Parang siya lang yung nagpiling. Ang ganda lang sinabi. Marami siyang sinenda, ano, ikaw lang ang nag-feeling na special. Ang galing, ayos yung sagot ni Lilith. So, yun, ano, Lilith. Para wala lang, basta sinend mo lang para sa kanila, para makita nila yung mga pictures. Ayun. So, doon na nag-start yung, ano, nyo, communication. Conversation po, doon na po nag-start na... Sabi ko sa kanya lagi na, ano, na, isend mo sa akin lahat. Sabi ko gano'n. Mm-hmm. And then, yun nga po, dumating na sa punto na, ano, dumating na po sa punto na last day ng Anilag, then meron po akong isang kaibigan from Santa Cruz, Laguna, si Vera Jane po, na nag-push sa akin kasi sabi ko parang lagi na lang akong talo dyan sa stage ng Anilag. Sabi ko gano'n, parang wala na akong chance, sabi ko gano'n. Medyo, ano po ako nun, medyo dumating ako sa depression. Sabi ko parang i-give up ko na yung pageant life ko, parang ayoko na, tigil na. Then pinush po ako ng kaibigan ko si Vera na Kap, kaya mo yan, mag-screening ka dahil nakapag-screening na ako, mag-screening ka, ito yung last day, pumunta ka, malay mo makapasok ka dun sa screening, then ilaban natin. Then yung screening that time na yun, pagkatapos ko po ng screening, nag-meet po kami nung Vera Jane. Mm-hmm. Nang last day ng Anilag. Then, nagulat ako na yung mga lesbian candidate, nandun po siya dun sa last day ng, last day ng Anilag. Then, ayun nga, doon na kami nakita na, ay, nagulat ako, nandyan ka pala, ganun, sabi kong ganun. Then, parang nagyakapan po kami, di ba love, nagyakapan agad tayo, tapos, nag-holding hands na tayo nun, no? Parang ano lang, friend lang yan. Oo. Hard friend lang. Tapos, nagplano na nga po yung mga kasibulihan na, yan, sila AJ Red, sila Don Mario, na, yung Don Mario po yung title holder po yun, ng lesbian. Then, sabi nila, maghanap na nga daw ng pagaganapan. Uh-oh. Eh, wala na po kami makita sa Santa Cruz na pagiinuman, no? Mm-hmm. Then, sabi ko, sige, open yung bahay namin, walang problema sa magulang ko, dun tayo, sabi kong ganun. So, nag-decide nga po yung mga tomboy at mga bakla. Na, si Iya lang yun, no? Si Iya lang yung kasama natin. Hmm. Tapos, nakasama natin, no? Na bakla? Oo. Hmm. Yan. Then, pumunta na po lahat dyan. Doon na po nagsitulugan. Ayun na. Nag-start na. Doon nag-start na po. Kasi... Hindi na ako pinauwi. Holding hands po kami mula gate ng Anilag. Kaya memorable po sa akin yung gate ng Anilag na yan. Yung Kapitolyo na yan. And then... Ayun po, hanggang pagdating namin dito sa bus ng Kalamba, holding hands kami. Pinatunayan namin na holding hands kami while walking. Wow. Ang sweet naman itong dalawa na to. Pero pagpapatuloy nila yung kanilang storya, tingnan muna natin yung ating mga kung may mga comment. Si Mike Balmes, good afternoon po sa inyo. Hi Sir Mike, Konsi. Hi Sir Mike. Aukomia, si Ma'am Etotol sa yes, po. PNP. Hello po. Lilith and Tiffany, good PM po sa staff ng Dear God. Keep safe po lagi. Thank you Ma'am Au.
and Maria Teresa Calabi. Ang cute ninyong panoorin, Lilette and Tiffany. Ang ganda ng storya ninyo. Ayan. Thank you po. Si Ma'am Au po, it's ano ko po yan, nanay-nanayan ko po yan. Teacher ko po yan nung elementary and high school. Ah, talaga? Yes po. Kaya kilala ka pala din ng Ma'am Au. Opo, godmother po namin siya ngayong... Sa ikasal mo? Kasal po namin. Wow, Ma'am Au, ha? Opo. And sino pa to? And si Maria Lucia Lucila Carpio. Good afternoon, Kalipi, Kalamba, listening here. Hi, thank you. Jessica, yung inyong director, yeah, at yung writer. Good afternoon po sa lahat. And si Chini, good afternoon po sa lahat. Thank you, Chini, for tuning in sa Dear God. Ayun. So, pagpatuloy natin yung storya nyo, no? Nakita ko dun sa storya. Para talagang, alam mo kasi nandito kami sa pagtuturo ng gender sensitivity training na kung saan dinidiscuss namin palagi sa aming mga audience yung pagkakaiba ng sex and gender. So, when we say sex, ito kasi yung physical na ano ng tao. Halimbawa, yes, ang babae ay mayroong dede. Yes po. Ang lalaki mayroong Adam sa apple. Apple. No? Pero pag sinabi natin gender, ito yung ano, kakaibang na may kinalaman sa emosyon, sa nararamdaman, sa behavior ng isang tao, no? Apo. So, ngayon, ang nakikita namin dito sa storya ninyo, although kayo ay mga transgender, yung nararamdaman ninyo, sumuswak din doon sa kung ano yung Apo. Pagkatao nyo. Yes, po. Tama. Kasi kung titingnan namin, si Lilette, lalaking lalaki, pati yung kanyang behavior at yung kanyang naging role sa inyong relasyon, tama? Apo. Kasi siya yung naging playboy. Apo, yes po. At ikaw naman ay nag-feeling isang may bahay doon sa inyong pagsasama na walang ginawa kundi mag-alaga. Yes po. At umunawa sa ugali at... karakter ni Lilette. Kasi po, ang iniisip ko lang din po noong that time na kasi po, ano po ako eh, mama's boy. Mm-mm. Then, yung only child po ako eh. Ah, okay. Then, mama's boy po Tala, ako. Pala, sa Banlik po. Banlik Calamba po. Barangay Banlik Calamba po. Then, masyado po akong mapagmahal sa mga nanay. Sa mga babae po. Yan, sa mga tiyahin ko kasi mga nag-alaga po sa akin puro tiyahin ko, then yung mga circle of ano po relatives po namin puro ate. Mm-mm. Yan yung Ate Joy ko, yan ganyan sila, Ate Leng, yung mga yan po. Talagang ayak po din dumating sa punto, nainis po ako pag yung mga may mga lalaking nambubugbog ng babae. Ayan. Kaya sabi ko po na hindi ko gagawin dun sa magiging ano ko, magiging asawa ko, magiging partner ko. Kasi po, nangako po ako sa mga ate ko at sa mga tiyahin ko na mama ko na sabi ko, 26 years old, mag-aasawa na ako ng babae. Yung ganun. At talagang pangarap? Pangarap ko po talaga po na magkaroon po ng family. Kasi nga po, only child po ako. Gusto ko ma-experience yung may family, then madami, ganun. Kasi... ayun nga po, sa pagiging only child, swerte po ako dun sa mga pag-aalaga ng parents ko sa akin and sa mga cousins ko. Kasi tinanggap ka nila kung sino ka talaga. Yes po. Yung po. Walang ano dun, walang rejection. Talagang yes, kung sino si Tiffany, buong puso nilang niyakap. Apo, at saka talagang sila po yung nag-mold nung pagkatao ko. Mm-mm. Yung mga... nag-ano po sa akin, ng nagpalakas ng self-esteem ko, yung pag-cheer po sa mga bawat laban at saka pagsubok ko po. Ayun, kaya po, strong. Then natutuwa ako marinig kasi kalimitan kasi sa mga gay na kagaya mo, wala silang plano na mag-asawa. Para sabi, hindi nila carried. Lalo sinabi mo kasi gusto mo mag-asawa ng babae. Apa. Kasi kumang, ay hindi kami talo pagka babae. Pero ikaw, very vocal ka na talagang apo. Ang gusto mong maging asawa ay isang babae. Apo. So, yun naman dinilig ng Diyos kasi nandito yes, si Lilette na siyang tutupad dun sa pinangarap mo ang iyong road to forever. Apo. Kung hindi niyo po matatanong, ano po ako, ay na po 7 months po akong walang relasyon. Then, sabi ko nga,
Kung alam niyo po yung Lolo Oweng sa San Pedro, Laguna. Mm-hmm. Ako din po kasi yung parents ko kinasalan din po ako bininyagan. Parang naging panata ko po yun. Sabi ko, yung darating sa akin, hindi ko nasasaktan, hindi ko na paglalaruan. Mm-hmm. Kung ganon. Ayun nga, siya yung binigay sa akin po. Si Lilith, taga saan naman si Lilith? Taga Pilar, Laguna po. Atun ka naman. So ngayon dito ka na rin nag-move in sa Kalamba. Yes po. Ayun. Po. So mga taga-pakinig natin ng Dear God, ito po si Lilith at saka po si Tiffany ay malapit ng ikasal. By June, meron na pong nakatakda ang petsa. Ano bang petsa yung inyong kasal? June 23 po. June 23 ay ikakasal na silang dalawa. Ngayon, meron lang ako tatanong, sino magagawa sa inyo? To be honest po, hindi po ako pinayagan ni Mayor ni Ninong na ano po. Ninong mo si Mayor? Yes po, na mag-gown. So, sabi po niya sa akin, sabi niya po sa amin na Pilipinyana. Both opo. Yung modern po. Yung parang hindi po talaga, hindi naman po, yung unisex outfit po. Yung parang yung modern style? Yes po, opo. Modern. Then, dun po sa pinaka-resort, dun po magaganap yung yun po, dun po yung switch ng po namin, dun sa garden wedding po namin. Ay, ibig sabihin mo, una, dun sa sinasabi mo nakabarong kayo, dito mo na kay Mayor. Kay Mayor po, sa po. And then sa resort. Dun na po may eksay ng mga po. Kasi magagalit po yung mga couture na ng mga sponsor po namin. Talaga lang sponsor na. Apo. Ng damit. Apo. Gusto nila na isuot niyo yun. Apo. Ano yun sa'yo, gown? Apo. Nasa kanya ay? Ayan po, coat po. Coat and tie. Wow. Alam mo, cute niyo yung dalawa talaga. Ang ganda rin kasi, alam mo sa totoo lang, Lilith, ang gandang babae ni Lilith, no? Ikaw naman, guwapo. Ayan. Talagang para kayo, siguro ang cute na magiging baby niyo. Are you looking forward to have a baby? To be honest po, we're planning na po na magka-baby po kami. Mm-mm. And ayoko din naman po kasing ma-pressure kami pareho. Mm-mm. Na kung kailan po ibigay ni God, I'm sure na ready po kami. Ikaw, Lilith, gusto mo rin? Yes naman po. Okay. Are you willing to take the responsibility na ikaw yung magbubuntes? Yes po. Nung bata po ako, kaya din po ako naging tomboy. Kasi nga po, dati parang ayaw ko pong manganak. Yun nga. Pero ngayon, parang di na po ako natutuwa. Hindi ka na? Di na natutuwa. Parang, ayun, gusto ko na rin pong magka-baby. Siyempre, gusto din naman po namin magka-pamilya. Na maramdaman din naman po ng ng anak namin kung paano yung pagmamahal po ng pamilya. Oo. Totoo naman yun. Hindi naman importante kung ano ka. Yes po. Ang importante kung paano nyo ibinigay yung pagmamahal ninyo dun sa isa't isa at siyempre sa magiging anak ninyo. So, ilan ba ang plano nating maging anak? Ako po, ang decision ko po talaga dati po, na gusto ko 4 babies. Apat po. Kasi, ayun nga po, gusto ko po ma-feel yung madami. Mm-mm. Apo, ganyan. Sang-ayon ka ba? Kami naman po, madami naman po kami magkakabatid. Onsi po kami. So, 11 po, kayo? Marami. Gusto ko naman po ma... Konti lang. Oo. Pero, Lilith, sa family, ikaw, sa 11, ikaw lang ba yung lumabas na na trans? Hindi po. May kapatid po rin po akong panganay na ganito rin po. Tomboy din. Lesbian din po. Opo. Mm-hmm. Tapos, may dalawa po akong kapatid na bakla din po. Pero, mas bata po po. Sa'yo? Yes po. Pero, Lilith, dun sa storya mo, meron kang kafling babae. Yes po. Ayun. Baka magalit sa akin si Tiffany. Wala na po sa amin yung issue. Dati po nung hindi pa kami matured dun sa parang ayaw namin pag-uusapan, Ngayon po, open na. In-embrace ko na rin po yung mga naging karelasyon niya kasi mababait din po. Mm-hmm. So yung mga babae, talaga pag nakikita mo attracted ka? Yes po. Hindi po sumagis is po na magkakajawa ko ng ganito, gusto ko tong ganito. Ayoko po talaga dati sa lalaki. So, ayun po, hindi ko rin po akalain na dadating to. Pero, nagpapasalamat din naman po kay God kasi sa mura ko pong edad, binigay niya po yung para sa akin.
mm-hmm. yung tuturuan ako ng mamuhay ng maaga. Kasi kung di po siya dumating, siguro batang kaliparo ako. Ilan taon ka na ba, matanong ko lang? 21 po. Ah, 21 and siya 26. Oh, so talagang 29 po, opo. Pero tama lang yun sa normal na ano, yung edad ninyo dalawa, tama lang. Yes. So ngayon, sa paghahanda ninyo ng inyong kasal, meron ba kayong mga challenges na hinaharap, nakakaharap? To be honest po, ayun nga po, medyo mahirap po ngayon kumilos kasi gawa nga po ng... Nangangapa po kami kung itutuloy po ba namin or hindi kasi nga po gawa pandemic. Po ng lockdown, mm-hmm. gawa po ng pandemic. Wala pa pong mga available na resorts, mga ganyan kasi po, parang kung matutuloy man po, parang ang onti lang po nang pupunta. Ganun po. Ila-live na lang natin. Aba. Ila-live na lang natin yung kasal ni... I'm sure marami ang looking forward na makita yung celebration. Sana ilive ano nyo para share ninyo sa social media. Kasi Apo. Sigurado yung mga nakapakinig ng storya nyo ngayon ay aabangan yung inyong bonggang kasalan na yan. Apo. So yung ano po namin, yung... ginagawa po namin ngayon, nagbe-business po kami. Yeah. Yung plano yung business po namin, yung plano niya pong business ay nag-grow po to sa tulong din po ng nanay ko, mm-hmm. ni Mama. Then ngayon po, meron po siyang pinapasukan ngayon na bakery na tabi pong bahay namin. Sila po yung mismo nagbe-bake. Then yung YouTube po, ayun din po yung naging ano po namin, platform po namin para mas ma-spread po namin yung stories po namin. Then yung pagbablog po. So ano yun? I-promote mo yung inyong YouTube channel. Apo. So yung ano po namin, yung YouTube channel po namin, it's Letif Vlogs, L-E-T-I-F-F Vlogs. Makikita nyo po yung mga journey po namin doon, yung mga stories po namin doon. And sa Facebook din po, Letif Vlogs, ayan. Paki-like and... subscribe nyo po and share nyo na rin po yung mga yung ano po namin yung mga content po namin doon. I'm sure na may mapupulot po kayong aral and makikita nyo po kung ano po yung talagang buhay po namin. Ayan. Then ano ko na rin po to, i-grab po na rin po tong opportunity na para po magpasalamat po doon sa mga tao sa likod ng pagtulong po sa amin kasi po meron pong nag-pledge po sa amin ng isang OFW na nagpadala po siya sa amin ng pang-resort po namin sa wedding. Wow. Apo, and then yung best friend ko po na si Marlo Sitanko na nagbigay po ng isang nag-pledge po siya sa amin ng isang lechon. Wow. Apo, then yung SK chairman po namin na si Hasmin Minja Hasmin SK Yasmin na nag-pledge po sa amin ng wedding ring. Kompleto na. Opo. Then, ayun nga po, yung sa couture po na, dun sa couture po ng kaibigan ko, yan si AM Platina Dalagan, ayun po, nag-pledge din po siya sa amin ng para dun sa gowns and coat po ng wife ko. Then, nagpapasalamat po ako dun sa mga naniniwala sa amin. Hmm. Na hindi lang pakita sa social media yung buhay namin. Kasi po yung buhay ko po talaga is parang open book sa mga tao at sa mga kaibigan ko. Mm-hmm. Alam po nila yung buhay ko, kung sino ako, kung ano ang pagkatao ko. At hindi po ako nahihiga. Oh. Apo. And sabi ko nga po na yung nag-i-sustay tsaka yung naniniwala sa kakayahan at sa pag sa kakayahan ko, maraming salamat. Maraming salamat. Kasi po, ang laki po ng impact na talagang lumaban. Okay. Apo. So, bago tayo magtapos, Ma, basahin ko lang ulit itong mga comment. Mula kay Eva Castillo, hi, always watching. Oo nga, Eva, thank you for
for supporting us here in Dear God. Polay Pamak Cervantes, magandang hapon po sa inyong lahat at kay Mama Ulit. So proud to both of you. May your love for each other be always guide your relationship. Love you both. And kay Polay Kamay Ulit, gandang hapon po. Shout out po sa mga friend ko, Jerwin Kasipit and Annie Carillo. And from Maureen De Castro, magandang tanghali. Kay Ma'am Nancy, ayan, si Ma'am Nancy siya yung partner ko dito. Magandang tanghali, congratulations sa inyong dalawa. Naway patuloy na yumabong ang inyong pag-ibig. And kay Ma'am Noemi, Rose Gekolea, good afternoon po. At kay Elaine, magandang tanghali po from Kalipi Look. And Nancy Alejan Mesquedam, congrats po sa inyong dalawa. And good luck po sa inyong Tiffany and Lilith. Sana maging strong pa kayong dalawa sa mga darating pagsubok from Maria Teresa Calavia and Maureen De Castro Serapion. Congrats po. Nakita mo ang dami na nakatune in, nakapakinig ng inyong storya sa tanghaling ito. So yun, bago tayo magtapos, Tiffany, three words for Lilith. Three words. Or message, sige. Message ko lang kay Love na I'm so thankful dahil nakikita ko yung changes mo. Kasi parang dati, sabi ko nga, parang dati na gusto ko na lang din sumuko. Kasi hindi ko alam kung kailan ka magmamature. Thank you kasi nakikita ko na yung suporta mo na binibigay mo sa akin. Then, ayun nga yung sabi ng mga nakakatanda sa atin na magsuportahan tayo, na mag-angatan tayo pareho, hayaan na anayin tayo ng ibang tao. Ipagpatuloy lang natin kung sino tayo at kung ano tayo. Kasi nandito na tayo sa punto na talagang tayo na yung ikaw na at ang makakasama ko hanggang sa huli. So, ang akin lang Love na ipagpatuloy mo lang yung pag-angat natin sa bawat isa. Ayun, alam mo naman na mahal kita, na pinangako ko na sa buong mundo, alam mo naman na hindi kita pababayaan, nataalagaan kita all throughout. Ayan. Thank you so much dahil yung changes talagang andyan na. Naramdaman ko na. Lagi kong pinapagpapasalamat yun sa Diyos. Ayan. So, ikaw naman, Tiffany. At Lilith. Unang-una, thank you sa pagmamahal, unang-una sa pamilya ko. Tapos, tsaka sa pagtiyaga sa ugali ko. Ayan. I love you. I love you. So, yan po ang ating storya sa hapong ito. Si Tiffany, maraming salamat. Mas mahalaming kalambenyo at kalambenya, nawa ay may napulot kayong aral at leksyon sa ating storya ngayon. Maaari rin kayong magbahagi ng inyong kwento sa ating palatuntunan. Muli, ako po si Yasmin Siman at ito ang programang Dear God. Ayan, thank you. Mga kwento ng buhay. Mga kwento ng buhay. Sama-sama ulit tayo sa pagsubaybay. Dear God. Dear God.